pero pareho daw silang nasa meeting. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si OTC President Henry Yang, pero wala raw ito sa bahay. Ipinagtanggol naman ng mga commissioner si COMELEC Chairman Jose Melo sa alegasyong naging pabaya siya, kaya muntik nang makalusot ang kontrata. The fact that there was a cancellation of the contract and no purchase order has been signed by the chairman is indicative of the fact that there was no inexcusable negligence. The government has not lost anything. Binigyan naman ng ombudsman ng 10 araw ang mga sapit na COMELEC officials para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanila. At yan ang pinakahuling aksyon sa COMELEC. Fiona Nicolas, News 5. Iaapela ng grupong bayan muna ang desisyon ng COMELEC na payagan si Mikey Arroyong katawanin ang party list group na Ang Galing Pinoy. Nagtanong-tanong din ang News 5 sa mga secu at driver kung anong pananaw nila sa pag-upo ng kanilang representative. Narito ang report ni Zairine Piniza. Isa si Mang George sa mga tricycle driver. Nakakatawanin ni Ang Galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo sa Kongreso. Pero di pa man nagsisimula ang sesyon, pinanghihinaan na ng loob si Mang George dahil sa anya masama na raw ang record ng mga Arroyo. Sa tingin ko malabo na, tapos na yun. Kuha na nila yung gusto nila, hindi na kami nila papansinin. Ang security guard naman na si Juanito Pidlaloan, patuloy pa rin umaasa na tataas ang kanyang sahod sa tulong ng kanyang congressman. Siguro, dahil naman meron naman siyang ginampanan sa gobyerno na maganda naman. Pero ang grupong bayan muna, desididong harangin ang pag-upo ni Mikey. Sa pananaw ng grupo, para na rin sinira ng COMELEC ang batas ng party list system nang paboran nito si Mikey. Gusto namin ma-preserve namin yung integrity ng party list system na ito ay ilimit talaga dun sa mga kinatawan ng malilit. Pero kumbinsido daw si COMELEC Commissioner Armando Velasco na sakop si Mikey ng marginalized sector na Ang Galing Pinoy. Isa si Velasco sa 4 na commissioners na pumabor kay Mikey. Pero bago yan, numero uno siyang tutol noon sa pag-upo ng dating presidential son sa Kamara. Nakikita ko, member ka ng party, then ando ka ng representative party. I believe it could already enough. Pero di tulad ni Mikey, hindi naman pinalat si Chodorico Jerezco at Eugenio Lacson na parehong nominee para sa party list group na Ang Kasangga. Ang dahilan, mga bigating businessmen daw sila at hindi nabibilang sa marginalized sector. Zay Feniza, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, pang Guinness Book of World Records daw ang pagkakaroon ng 4 na miyembro ng pamilya Arroyo sa Kongreso. Sa isang press statement, sinabi ni Bayan Muna Representative Teddy Casino, susulatan niya ang Guinness para isama ang Arroyo family bilang, quote, "world's biggest family block in Congress." Katwiran ni Casino, ngayon lang daw nangyari na sa 2 magkasunod na Kongreso, 4 na Arroyo ang nasa pwesto. Garapal at swapang daw ang makakagawa nito. Posible daw maging state witness ang isa sa mga pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre. Nagparamdam daw kasi sa isa sa mga private prosecutor ang company dating Governor Zaldi Ampatuan na handa siya magsalita tungkol sa nalalaman niya sa krimen. Nagbabalik Erwin Tulfo. Pero possible yun. Kasi yung... Ilang beses na raw nakatanggap ng feelers ang isa sa private prosecutor sa Maguindanao Massacre na si Attorney Harry Roque mula sa kampo ng pangunahing suspect na si dating Governor Zaldi Ampatuan sa kagustuhan itong maging state witness sa kaso. At one point, magsasalita daw siya, idadawit niya yung kapatid niya, sasabihin niya lahat yung totoo niya. Wala naman akong narinig the follow-through. Nitong Pebrero lang, muli raw nagparating ng mensahe sa kanya ang kampo ni Zaldi at nagtatanong kung papaano at ano ang dapat gawin para makapasok siya bilang state witness. Pero ayon kay Roque, kailangan niya munang makausap si Zaldi para malaman kung ano ang may tutulong ito sa kaso. Gusto rin malaman ni Roque kung madidiin ba sa ibibigay na pahayag ni Zaldi ang kanyang mismong ama na si Andal Senior. Si Andal Senior ang sinasabing mastermind sa massacre, habang ang kapatid niyang si Andal Junior ang umano'y trigger man. Kung talagang gusto niya na ikanta kung anong katotohanan dito, ang remedyo ay magsalita siya at mag-apply siya para maging isang state witness. Para maging state witness ang isang suspect, kailangan daw na siya ay kasali sa paggawa ng krimen. Pero dapat hindi gaanong kabigatan ang naging partisipasyon niya. Matagal nang sinasabi ni Zaldi na wala siyang kinalaman sa krimen.
Una nang inabsuelto ni dating Justice Secretary Alberto Agra ang dating ARMM Governor dahil sa iprinisinta niyang plane ticket at cellphone bill na nagpapatunay na wala siya sa Maguindanao sa araw kung kailan nangyari ang krimen. Pero binawi rin ni Agra ang desisyon ng umalma ang mga kaanak ng biktima. Ayon naman kay Justice Secretary Leila De Lima, pag-aaralan muna nila kung tatanggapin bang state witness si Zaldi ang patuan. Anything is possible, but syempre pag totoo man ang mga ganyang development, dapat i-evaluate muna ng maigi yan. You know, it's very difficult na basta-basta na lang i-accept. Sinikap ng News 5 na kuna ng pahayag ang abogado ni Zaldi na si Attorney Dem Villanueva, pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Erwin Tulfo, News 5. Kambyo naman po tayo sa naganap na sunog kahapon sa Barangay Vasra sa Quezon City. Isa-isa nang nagsisibalika ng mga nasunugang residente roon para magkumpuni ng yero at maghanap ng iba pang gamit na pwede pang i-recycle. Sabi ng mga residente, susubukan nilang magtayo ulit ng bahay sa lugar. Pero nauna nang nagbabala ang mga bumbero na wag na muna silang bumalik sa site. Posible kasing gumuho ang mga natirang hollow block na naging marupok na dahil sa sunog. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na nadamay din na sa sunog na walang nawala o nasirang mamahalagang dokumento. Pansamantalang tumutuloy sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife ang mga residente na sunugan sa Barangay Vasra sa Quezon City kahapon. At sa panahon ng kagipitan, dumating ang ilang mga taong nagbigay ng tulong. Kasama na po dyan ang News 5 Action Center. Sa detalye, makakausap natin through live pack si Ina Zara. Ina. Paolo, na wala ng anang tahanan, ay tila nagsisimula pa ang dagdag na kalbaryo ng mga kapatid natin na nasunugan na nandito ngayon sa Ninoy Aquino Wildlife and Park. Dahil naging maulan ng panahon ay napakaputik ng paligid dito ngayon. Ano? At nagsisiksikan ang mga pamilyang tumuloy rito matapos masunugan sa Barangay Vasra, Quezon City. At dahil nga malamig yung panahon ngayon, Paolo, aba malaking ginhawa raw para sa kanila ang mainit na lugaw mula yan sa News 5 Action Center. Bukod dyan, ay marami din ang nagpapasalamat sa libreng hapunan. Aba, ay napakasarap nga raw, Paolo, ng mainit na kanin at pork adobo. Idagdag pa dyan ang malinis na tubig na handog natin sa mga kapatid nating nandito. Pero hindi lang naman tayo, Paolo, ano ang nakaalala sa kanila. Inabutan natin kanina ang Aquino sisters na sina Bossy at saka si Pinky. Namigay sila, Paolo, ng mga chinelas, tuwalya at candy. Personal pa raw silang pinakiusapan ni Pangulong Aquino at hiniling nga raw nito sa kanila na pumunta rito para bisitahin ang mga biktima ng sunog. Bandang alas 7 naman ng gabi, Paolo, ay nang dumating si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Handa naman raw magbigay ng tulong pinansyal ang local government mula yan sa 1,000 hanggang 3,000 piso depende sa sitwasyon ng mga biktima. Pakinggan natin, Paolo, ang bahagi ng panayam namin kay Quezon City Mayor Herbert Bautista at kay Pinky Aquino Abellada. We already made instructions to the Social Services Department na mag-allocate ng food para sa kanila for the next few days that they will be here. And then a certain amount will be given as part of financial assistance. Sana whoever is listening, maawa din, madali naman mapuntahan tong lugar, Parks and Wildlife. Sana makatulong lang tayo sa kanila. They lost everything eh. Makikita nyo naman dito, Paolo, no? Alas 6 ng gabi pero buhay na buhay pa yung mga kapatid natin na nandito. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina ay tila nagsisimula pa lamang yung kanilang dagdag na kalbaryo dito. Ang ipinapakita natin dito ngayon ay ang live na kuha natin gamit nga ang TV5 News Pack kung saan makikita nyo na talagang napakasikip dito, siksikan at pahirapan ng pagkuha ng posisyon, ano yung mga kasamahan natin dito para makatulog. Itong araw, Paolo, yung kanilang kinakatakot.